Anis review ni Sheila about sa Maja Blanca. Puerto Bebinca. Ang totoo ha. So, to be honest, ang sarap. Ang sarap niya. Diyan sa Pilipinas, magandang gabi dito. And ngayon, magluluto tayo ng Maja Blanca. Alam niyo guys, dito sa New York, so most ng mga katrabaho ko, mga Filipino. So, tomorrow, magkakaroon kami ng exchange gift. And palagi yan, pag may mga ganyang kasiyahan, may mga birthday yan, lagi tayong merong potluck. So, ako, well, pangalawang beses ko nang gagawin. Gusto kong mag-prepare ng Maja Blanca para sa kanila. So, samahan niyo ako. Mag-prepare tayo ng Maja Blanca. So, ano bang mga ingredients para makapagluto ng Maja Blanca? Guys, hindi ko na sasabihin isa-isa. I-rewind nyo na lang yung video kasi papasadaan ko lang ng shoot. So, nakita niyo yung ano, yung mga ingredients. So, kung gusto niyo ulit makita, kung gusto niyo ulit makita, i-rewind niyo na lang yung video. Oh, nandiyan pala kayo. So, simulan na natin ang paggawa ng blanca. Unang-unang gagawin, kunin ang mga blanca. So, tatlong ganito. So, shake niyo lang sila. Tapos, ilagay sa kaldero. So ngayon, nakikita nyo, kumukulo na siya. Ngayon, lalagay naman natin yung mga mais. Halo. Halaan nyo lang, ayaan nyo lang silang kumulo. Kaya mo sila dyan, kumukulo din nyo. So guys, ang next naman, prepare na natin yung mga iba pang ingredients habang kumukulo, habang hinihintay natin kumulo yung gata. So prepare na natin yung cornstarch at yung evaporated milk. So, 1 cup. One port. Good milk. So ngayon naman, kailangan tunaw na tunaw yung cornstarch. Mahalo lang ang halo. Dapat sobrang tunaw na tunaw, as in homologous, homogeneous mixture. So, tama ba yun? Homogeneous. Comment down below if tama yung sinabi ko. So, guys, meron akong kwento sa inyo regarding sa mga blanca. Kasi, nung nasa St. Martin ako, so, usually kasi mga locals doon, mga
one time nagluto ako ng mga blanca, so pinigyan ko sila. So, nasarapan sila kasi it's something new. Tapos, yung isa kong katrabaho, tinanong niya ako anong daw yung ingredients, paano gawin. So, sinabi ko, ganito, mga bata, so yung mga ingredients. Sabi niya, interested siyang gawin, tapos gagawin niya daw ng weekend. So, yun ang nga niya. So, nung kinamandayan, so kinausap niya ako, sabi niya, bakit ganun, hindi daw tumigas? Parang hindi umalsa yung mga blanca, so iba daw dun sa ginawa ko. So, tinanong ko, anong ginawa mo ba? Sabi niya, naghalo-halo niya yung mga ingredients. So, tama naman. So, sabi ko, tama naman ah, ba't hindi nga nag-alsa? Aba, yung pala si tita, hindi nilagay sa apoy. Hinalo-halo niya lang. Hindi pinakuluan. Ayos din. Galing. So, ayan. Umumpulo na siya. So, 5 minutes pa. So, pagkulo bago natin isama yung cornstarch. Tinunaw na cornstarch. At evaporated din. Some shoutout nga pala dyan kay sa aking pamangkin, si Bernadette. So, tapos na ang paghihintay. Ngayon naman, i-mix na natin yung cornstarch with butter cake. At this point, dapat halo tayo ng halo kasi para consistent yung ating mahablanca. So, ito na siya. So, kung mapapansin nyo, maano na siya, malapot na. Saka medyo maganit na siya. Haluin. So, ito na yung ating maha blanca. So, isasalin na natin ngayon siya sa container. So, nasalin na natin yung maha sa container. And now, ito yung pinaka-favorite part ko sa pagluluto ng maha. Walang iba kundi ang palitada. So, papalitadahin mo siya. So, tikman natin. Tabang. Bala na. Sakto lang. Matabang. So, ngayon kasi 3 degrees Celsius. So, kailangan natin magsuot ng mga thermals. So, ito yung binili ko. So, this is very helpful kasi mainit siya sa katawan. Sobrang lamig. Siyempre, kailangan nito. So, pag naka-thermal ka, so, pag suot-suot mo na siya, ganito. So, yan. So, nakita niyo sa salamin. Ang lakas, maka tight and leotards. And later, may doxology tayo. Interpretative dancing. So, watch out for that.